Hello mga ka-wonders! So for today, gagawa tayo ng sinigang na salmon belly. Yes, napaka-healthy at napakasarap ng recipe ito. So ang una natin gagawin ay hugasan ng belly at i-marinate sa asin. Yan. Make sure nalagyan lahat ng asin para walang magtampo, char. And next, ayan, ready na natin yung mga gulay na gagamitin natin. So, ang ginamit ko dito ay itong mahabang lettuce na ito. You can use any other vegetables, green leafy vegetables na gusto nyong gamitin. So, ako, ito yung binili ko kasi mura. And masarap. So, ayan, papakita ko sa inyo yung gulay na ilalagay ko sa sinigang. Ayan siya, lahat. Lahat siya for the sinigang lang, for the sabaw ang person today. So, ayan. So, hiwain na natin ang kamatis, shrimp, yan, ganyan. So, isunod natin ang sibuyas, bawang at luya, yan. And, ang next natin ay igigisa na natin ang mga ricados. So, yan. Unahin natin ang luya sa pag-isa at make sure na mabango ang luya bago ilagay ang sibuyas at bawang at kamatis. Ayan, pag mabango na siya, ayan, idagdag na natin ang sibuyas, bawang, and gisa-gisa. Ayan, make sure na mabango bago ihalo ang susunod na ingredients. And next, isunod na natin ang kamatis. Yan. Ang gamit ko dito ay cherry tomatoes kasi hindi ako nakabili ng tomato na panggisa. Pero pwede rin ito. Masarap din siya. So, yan. So, kung maaamoy nyo siya, sobrang bango na nito kahit gisa pa lang. So, ang next na gagawin natin ay i-ready na ang hot water at lalagyan na natin ito ng tubig para sa ating sabaw. Yan. Kung gusto nyo na mas maraming sabaw, mas maraming tubig. Pero I prefer konti lang or sakto lang ang sabaw para malasa. Yan, takpan hanggat kumulo. Ayan, kumukulo na siya. At ilagay natin ang kapirasong sili na meron ako sa ref. Yan, pwede kayong magdagdag ng sili. Pwede isa, dalawa, tatlo. Depende sa gusto nyo. Lagyan nyo na ng paminta. Yan. Siyempre, lagyan nyo din ng asin. So, ako, pag nagluluto ng sinigang, bago ko nilalagay yung gulay, ay tinitimplahan ko na ito para alam ko na yung lasa. Yan. So, maglalagay na ako dito ng seasoning mix or chicken powder para ma-enhance yung lasa. At ilalagay ko na rin yung sinigang na powder mix natin. So, yung gamit ko is original. Yan. So, tansyahan lang. Depende to sa preference nyo kung gusto nyo ng maasim or saktuhan. Yan. So, ilagay na natin ang marinate natin na salmon belly. Yung marination na ginawa natin ay para mas maging malasa yung salmon. Yan. So, susunod na natin yung sangkatutak na gulay. Isa, dalawa, ayan, tatlo, may pang-apat pa, ayan, pang-lima, limang handful na gulay yung ilalagay ko sa aking sinigang na salmon belly. Ayan, pag kumukulo na, haluin lang natin at ayan na, tikman na natin ito kung okay na sa panlasa. So, ito, madali lang siya maluto. Madaling maluto yung salmon. And yung gulay, depende sa gusto nyo kung medyo crunchy yung gusto nyo, pwede nyo na siyang hanguin. Yan, nagdagdag pala ako ng patis para kahit papano may ma-enhance yung lasa ng sinigang. Yan. So, ayun na siya mga ka-wonder. Ayan na ang aking sinigang na salmon belly. Very healthy. Bye!